choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Samahan si Dr. E at Chef Jeremy sa darating na hiling galing sa TV at tuklasin ang natural na lunas sa iba't ibang karamdaman sa holistic approach, the healing galing way. Mula sa healing sangkap na ihahain ng ating wellness chef hanggang sa natural healing operation na ipapayo ni Dr. E. Hiling galing sa TV, Sunday, 7 a.m. on 5. Healing Galing. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Kabisado niya ang lunas, sabihin lang ang nararamdaman. Dahil ang kanyang panggagamot, naturopathic ang paraan. Lahat ng madahon na gulay, ayan, safe ka dyan. Huwag nang mag-aalala, mga kapatid. Healing Galing. Healing Galing. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip, at pananaw sa mga bagay-bagay tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pag gusto ng healing, gagaling. At kung kayang i-share, share the blessing. Healing Galing. Healing Galing. Healing Galing. Be kind to your body, kapatid. Healing Galing way lang tayo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tama ang healing, tama ang galing. Healing Galing! Healing Galing! Healing Galing! Healing Galing! Happy healing morning mga kapatid. Nandito na po ang Healing Galing Linggo. Ako ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, at kaagapay ko po ang ating buong Healing Galing team, ang ating signal technical director ngayon sa mga suki natin sa 1PH Channel 1 ng Signal TV, ang ating pun technical director present, si Direk Joey Perez, na babatiin nating unang-una ng Happy Father's Day galing sa iyong mga chikiting, Direk Joey. Di ko kabisado kung itong iba natin mga kasama ay tatay na. Pero present, kaagapay natin ang ating Radyo 5 engineers sa 92.3 News FM, si Engineer Jergen Miliena and Engineer Rome Ortigas. Alam ko si Rome tatay na. So Happy Father's Day, Rome. And ang ating mga production assistants ngayon, magkatuwang si Kuya Ed Acerada and Ate Nia Bugarin, mga binata at dalaga po ang mga ito. Ang ating Chargen operator ngayon, si Ate Kathy Foliente. Ang signal TOC natin, binubuo ni Kuya Dwight Regalado, Kuya Mark Bongat, at Kuya Jules Villanueva. And ang aking pong production team while working at home, nangunguna si Chef Nestor Tan at nandyan po si Kuya Edren Calvario na bumabati ng Happy Happy Father's Day sa kanyang Papa Edward. Ayan, kung gising na yon Edren, no? And mamaya, nakalimutan ko yung ano, yung pangalan ng ano, ay okay, ng may binabati pa si Ate Jessica Lopez, ang ating production assistant. Hindi pala siya kasali sa bumabati. Okay, so buo ang ating watak-watak na ano, no, na team. Okay, ng Healing Galing na nabubuo para maglingkod po sa inyo anuman ang inyong mga problemang pangkalusugan. Sisikapin nating maihanap ng tugmang lunas sa natural na paraan ng paggagamutan, which we call the Healing Galing Way. Ayan. At yung ating mga kapatid na may mga pagbati po sa kanilang tatay o nanay na tumatayong tatay, yung tinatawag natin na father figure, di ba? Yung iba
tiyahin nila or tiyuhin or lolo at lola. Sige, batiin natin sila ngayong Father's Day, no? Kasi paminsan-minsan lang naman itong ganitong okasyon, lalo na tayo ay mga naka-lockdown, no? Mga naka-isolate po tayo sa isa't isa. Ang mga simpleng greetings ay ano po, malaking bagay na nakakapagpasaya, di ba? At kaya binabati natin sa iba't ibang lingwahe. Tulungan nyo nga ako, ano sa Bisaya ang Happy Father's Day o I love you tatay, no? Kasi itong nasa listahan ko, ayan, sa Ibatan, Ichadaw Tasaw Ama, oh, ang pagbati. Sa Ilocano, ay ayaten ka unay daddy. Sa Ilonggo, ayun, may Bisaya pala. Ayan, palangga ka na mo. Palangga ka na, mundad. Yan. Sa Cebuano, meron na nga pala, Chef Nestor. Gihigugma tika papa. Yan. Sa Spanish, dahil Espanyol, si Mr. Manny Martinez. Te amamos, papa. At sa Mandarin, kay Chef Nestor, tan galing ito dahil siya ang inchik namin dito. Wo ay ni baba. Ayan, okay. At ibig sabihin, Happy Father's Day sa lahat ng mga haligi ng tahanan. Sana gawin nating special kahit one day lang, no? Lalo na kung si tatay, si papa, si daddy, si dada ay uliran, no? Hindi ng jojong bag ng asawa. Yan. Puro pagmamahal lang ang binibigay sa asawa yan na ipatiin natin ang Happy Father's Day yan. Yung mga hindi nananakit ng anak, hindi nag-uuto sa mga bata na bumili ng sigarilyo, bumili ng alak. Yun, ayaw na ayaw ni Idol Rafi ang mga bata kasi nasasagasaan, nakakagat ng aso, may mga kung ano-anong mga aksidente yung nangyayari. So, ang uutusan ay adult, hindi nga naman bata. No? Okay, na-monitor ko si Idol Rafi eh. Na binabati natin, syempre, ng Happy Father's Day. Parang ano, si Idol Rafi Tulfo ang pinaka-idolo ng mga tatay. Kahit na nga po yung mga pasaway, idolo pa rin si Idol Rafi eh. At tinatanggap naman ang kanyang mga payo at pag pinapagalitan niya, di ba? Okay lang. So magbago na po para lahat ay nagmamahalan lang, mga tatay na mapagmahal lang, no? At walang bisyo at nag-e-entrega dapat kay misis ng buong sweldo. Ewan ko lang ngayon, marami na pong walang maintregang sweldo ang mga tatay dahil sa ating nararanasan, no? Okay, bago ko po sagutin isa-isa ang mga pumapasok na mga hiling katanungan, paunang batch ng greeting sa mga tatay. Oh, eto na po, no? Ay, teka muna. Mamaya na yung birthday greetings. Eto muna, mga may happy birthday greetings pa eh. Happy Father's Day, binabati ni Ate Julia, si Papa Juno na Happy Father's Day. Si 30 Boy, binabati si Papa RJ ng Happy Father's Day. Si Baby Ko Faith, si Nene, bumabati kay Daddy Christian. Si KD, bumabati kay Daddy Jomar. Oh. At ang mga chikiting ni Erica, si Ate Sairi at Kuya Saik, binabati si Daddy SL, love you daw. At ang kanilang lolo na si Lolo Simon, eh syempre daddy yan nila SL, no? Nila Kenneth at ni Ate nakalimutan ko to. Ang only girl ha, Arian. At saka si Emil, bumabati din. At si Melody, ayan. Buwan tayong bumabati kay Papa Simon. Okay. Ganun din si Lolo Romel Razalan, binabati ng Happy Father's Day ng mga apo at ng anak niya. Si Inventor Bimbo Duran, ayan. Happy Father's Day. Daddy Tony Sassis din. Daddy Ronnie Bersola. Si Papa Joe, si Attorney Joey Puhawan. Ayan, Happy Father's Day. Kay Lolo Dexter Orsolino. Lolo happy talaga. Lolo. Happy Lolo's Day. Happy Father's Day. Ayan. Yung aking mga paboritong dentista, no? Si Dr. A. Daddy na si Dr. A. May apo na si Dr. Arnel Salazar, eh, no? Happy Father's Day sa inyo. Si Dr. Arnel Salazar po ay
head ng Dental Department ng Kongreso ng House of Representatives. Happy Father's Day, ayan, Dr. Arnel. Ngayon naman, dumako tayo sa ating mga tinatanggap na mga hiling katanungan. Isisingit natin ulit ang mga pagbati, pero syempre, dumako na tayo sa ating hiling katanungan. Hiling Katanungan sa Hiling Galing sa Radyo 5. Okay, pinagsasalit-salit ko po at pagsasalit-salitin ko, no? May mga ano tayo, bibigyan daan ng mga katanungan mula sa Hiling Galing email sa questions@hilinggaling.ph. Pagtutulungan po namin ni Chef Nestor na sagutin ang mga hiling katanungan ng mga ito, mga katanungan pangkalusugan na inihahanap ng tugmang luna sa natural na paraan ng paggagamutan. Sa ating Facebook, sa Hiling Galing Official, baka po ang tanong niyo na ang aking masagot sa umagang ito. At syempre po sa Facebook fan page kung saan kinokolate ni Ate Jessica Lopez ang inyong mga hiling katanungan, at si Chef Nestor ta naman ay abala sa pagsagot sa mga pumapasok na katanungan sa direct Hiling Galing text hotline sa 0921-445-0355. At ang may mga katanungan pong kailangan ng malawakang pagsagot ay dito naman ipapasa sa akin ni Chef Nestor ta, yung mga pumapasok sa direct Hiling Galing text hotline. Again, yan po ang 0921-445-0355. Katulad na mga katanungan, ako agahan natin to, baka may kumakain, no? Dahil problema sa ano, sa pag-fuel po ang itinatanong. At isabay ko, dadalawahin ko pala itong ano, katanungan tatalakayin. Ah, kasi sabi ni ano, ni Gemma, gandang umaga, Doc E. Ano po kaya maganda nagamot sa mister ko? Ayan, ako, tama-tama. Father's Day ngayon, asikasuhin ang ama ng tahanan. Sabi niya, kapag dumudumi siya, may dugo. Matagal na din po yun. Umiinom po siya ng pinakuluan na bayabas at kayumito. Kayumito, ano, star apple, no? Nawawala, pero bumabalik din po. Kumukulupuan siya niya pag nag-CR. CR pala yun. Ang spelling ko ng CR kasi, letter C, letter R. Ang spelling ni Gemma, S-I-A-R. Kaya kanina iba yung pagbasa ko, CR. Yung pala, CR. Dugo po. Tanong ko po, ano kaya maganda? 47 na po, mister ko. Wala naman po kaming pera para sa... okay. Yun dapat ang kailangan daw. Ganito yun, Gemma. Baka may nadadaan ng bukol, dumudugo sa panahon na siya ay dumudumi. Merong isa pa rin kasing tanong po dito, si Rebecca naman ang nagtatanong. Sabi niya, good day po, Dr. E. Ask ko lang po, umiinom po ako ng serpentina, may bukol po ako sa tabi. Ano? May bukol po ako. Sabi po, ang serpentina ay pwede lang sa mga high blood. Isked na po ako sa operation. May bukol po sa tabi po ng butas ng puwit. O pakinggan mo to, Gemma. Baka similar condition itong nararanasan ng mister mo sa nararanasan ni Rebecca, no? Sabi niya, kaya mahirap po ako magdumi ngayon, sabi ng doktor, operahan ako, tanggalin ang bukol ko at isasara ang anus ko at magdudumi na lang po ako. Bubutasan na lang sa tagiliran ko at doon po lalabas dumi ko. Ano po ang magiging advice niyo, Dr. E? Ayaw ko po na magpa-opera. Okay, maraming salamat, sabi niya. Rebecca, at sa husband ni Gemma, no? Kailangan para hindi mahirap dumumi kayong dalawa, no? Ay super hydrating diet. Okay, ang inyong gagawin. Every time kakain, see to it na malambot, no? Malambot ang kakainin, may sabaw, okay? Malaking tulong ang mga pagkaing, ano, lalo na prutas na hinog,
okay? Lalo na kung meron kayo sa bahay para hindi natatakbo sa butika, di ba? Kung hinug na hinug ang bayabas, pampalambot ng pupo yan para makapupo ng mas may ginhawa kesa naman dun sa nagko-constipate na kondisyon ng pagdumi, di ba? Pag hinug na hinug ang saging, ayan, o yung mga imported, yung mga prunes na yan, no? Mas maganda po yung prutas na pin-reserve na prunes kesa dun sa juice niya kasi may fiber na kasama yung bunga ng prunes, di ba? Okay. At anumang halimbawa ay makikita ninyo sa kusina ninyo na hinug na hinug na hinug na prutas, pwede po makatulong yan. Tapos, po, lagi may sabaw, no? Halimbawa, lugaw na muna ang kanin, no? Rebecca and Gemma para sa yung minamahal na mister, alright? Tapos, kung may karni man, may sabaw, no? Isda, gulay, may sabaw, okay? Tapos, turuan ang mga pasyente ng pag-inom ng isa hanggang dalawang basong tubig, okay? O si Rebecca, pasyente niya, sarili niya. Oras-oras po ang intake ng water, no? 1 to 2 glasses of water. Maganda kung warm water every hour, alright? Yan ay 50% na sa ating paggagamutan dahil galing way sa ating natural operation para sa mga bukil, bukol, damukol, o parang continuation pala ito ng topic natin kahapon tungkol sa natural operation sa mga bukol-bukol, no? excuse me. Yun pong mga kahapon din ay napayuhan natin, no? At baka nga pala hindi kayo nakikinig pag Saturday edition ng Healing Galing, lalo na si Rebecca at si Gemma, ang tabayanan ninyo, isa-isahin natin ang ilan pang mga dapat iwasan pag may bukil, bukol, damukol, at papano ang natural operation natin sa mga bukol na nandiyan, no? Tumubo sa may malapit sa anus, no? O dito po sa large intestine na nadikit sa anus, kaya nakakaranas ng pagdurugo sa panahon ng pagdumi. Babalikan po natin, makalipas lamang ang ating mga paalala. Huwag nang mag-aalala, mga kapatid, kami narito na. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Pagtama ang hiling, tama ang galing. Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Patuloy po tayo mga kapatid sa Healing Galing Linggo. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. Excuse me again. Ang atin pong tinatalakay ay ang mga kondisyon na ikinukonsulta ni Gemma para sa kanyang husband na dumudumi ng may dugo. At si Rebecca na siya mismo ang nakakaranas ng pagdurugo. At yun nga, ayon sa kanyang doktor ay kailangan tanggalin ang bukol, no? Natatanggal po yan sa natural na paraan ng paggagamutan. Pero siyempre sa ospital, ganun po ang paraan nila, no? Now, bukod sa mga binanggit natin na mga pagkain para hindi mahirapan sa pagdumi, no? Yung pong mga dapat iwasan para hindi na dumami ang mga bukil, bukol, damukol, lalo na sa large intestine, dito po sa ating mga pasyente tinutukoy, ay iwasan po ang mga pagkain may asim, no? Pampadami po at pampalaki ng bukol yan, no? Yung pong mga sinigang, paksiw, kinilaw, anything with vinegar, pag nalasahan po ninyong maasim, don't, no? Para tuloy-tuloy po ang paggaling natin. Kinakailangan po
ay iwasan din ang mga mabubutong gulay, mga laman loob ng hayop, mga bubbly drinks, iced beverages kasama, at para hindi mapunta sa cancer condition, hydrating alkaline diet po ang kailangan ang iko-consume ng pasyente sa araw-araw na pagkain, no? At puro sabaw na walang asim, wala rin mabubuto, walang kamatis, walang kamyas, walang mga ganon. Ano po? At para hindi nga maging cancer, walang bagoong patis, toyo. Okay? At asin lamang ang pampalasa. At ang magandang sweetener sa pagkain ng mga may bukol ay honey. Kasi ito po ay hindi magkukos ng pag-init ng system ng pasyente. Pagka yung mga processed sweeteners, katulad ng puting asukal, brown sugar, moscovado, molasses, mga niluto po ito, nagdadagdag ng pag-init ng katawan ng pasyente may bukol. So pag uminit po ang katawan, dahil sa heat-giving food na ito, yung mga prito, kasama inihaw, crispy and crunchy, maanghang, pag uminit po ang katawan ng pasyente dahil sa madalas na consumption ng mga nabanggit, iinit din po ang bukol. Pag uminit ang bukol, ayan, sasabihin na ni Doc, may stage 1, 2, 3, 4, mga ganyan ng cancer. Kaya kinu-cool down natin ang katawan ng pasyente para cool pa rin ang bukol, no? Walang ma-absorb na init, so mananatiling benign ang condition ng bukol. Yan po ang natural healing method ng healing galing, no? Now, ang ating pagpapainom ng herbal calcutab, no? Napaka-importante kung ang bukil, bukol, damukol ay nasa loob ng katawan. Nasa atay, nasa kidneys, nasa kung saan-saan. At dito nga sa ating tinutukoy sa kondisyon ni Rebecca at ng asawa ni Gemma ay nandun sa may labasan ng dumi. No? So, ang pag-inom po ng herbal calcutab, pampalambot ng bukol. Okay? At tuloy-tuloy na unti-unti natutunawin ang bukol, no? Ay ang herbal calcutab ang iinumin. 10 tablets po, tama ang narinig nyo. 10 tabletas ng herbal calcutab ang ipapainom sa pasyente after breakfast, after lunch, after dinner. So all in all ay 30 tablets po yan. Tama. Kasabay ng mga binanggit ko na, no? Magiging malambot din ang pagdumi, kaya hindi rin mahihirapan masyado. Sabay pa ng hydrating diet na tinuturo natin, Rebecca and Gemma. No? Tapos, ang isa pa ay ang natural operation natin para sa ganyang kondisyon, rectal steaming procedure po. Ang kakailanganin lamang ay mataas na balde na kasing taas ng tuhod ng pasyente. Okay? Ilalagay po doon ang pinakuluan na 3 basong tubig at 1 basong plain vinegar. Okay, so magiging 4 na baso po yun. Pero bago isa lang para pakuluan, ay dapat mag-stimulate na po ng healing galing oil sa anus, no? Pwedeng bulak na lang, mas mabilis. Maraming malaking bulak na malinis, basain ang maraming healing galing oil at iipit po doon sa anus, no? So, habang hinihintay na matapos yung pagpapakulo ng mixture ng water and vinegar, nandun na po sa anus yung ating healing galing oil na nakalagay sa bulak ng malinis. After ng boiling, kailangan po rolling boil talaga, no, para mag-produce ng steam. Yung steam na yun ang makakatulong, no? At isalin po doon sa balde, no? Tapos takpan po. Meron po tayong vajayjay steaming board, pero rectal steaming board din po yun, no, sa mga outlets ng Healing Galing. Or pwede po kayo mag-improvise. Tignan nyo kung ano yung itsura ng vajayjay steaming natin sa website ng Healing Galing sa www.healinggaling.ph. Or tignan nyo yung mga episodes ng ano, hindi ko maalala kung meron na tayong past episode sa Healing Galing, no, na regular na ina-upload sa YouTube at pwede rin mapanood sa ating website tungkol dito sa ganitong rectal steaming. Parang wala pang pang-vajayjay steaming kadalasan yung mga past episodes natin, yung mga may myoma, yung mga may bukol sa cervix, uterus, yung mga ganyan, no? Pero pwede rin gamitin sa rectal steaming procedure, alright?
So ilalagay po yun, dun uupo ang pasyente. So bago umupo, tatanggalin na yung bulak na maraming hiling-galing oil na nakalagay doon, no? Pero kung masyadong mainit po yung steam na lumalabas sa ating steaming board, nakaangat lang muna yung anus, ha, Gemma and Rebecca, at mahahagip at mararamdaman yung steam, eh, yung init, eh, no? Kung matyatsagaan ng pasyente na nakaangat muna, may pakinabang na rin doon sa steam na yon. Tapos unti-unti ay uupo na sa kayang init kasi magsosubside naman yung sobrang init na yon sa ating ano, steaming, eh, no? At pag nakaupo na, mga 20 minutes, kumpletohin po ninyo. Unti-unti, magbubuka po yung anus, no? Kasi mainit, kaya makakapenetrate doon sa bukol na nandoon, no? Sa may anus, Rebecca at Gemma. At pwedeng gawin niya ng 3 times a day, 4 times a day. Matapos ang rectal steaming, pwede pang lagyan ulit ng hiling-galing oil. At kung nakakapanyo yung bukol, pwedeng i-stimulate palagi ng hiling-galing oil every hour or 3 to 4 times a day. And then after ng rectal steaming, painumin ng mainit-init na herbal cleansing tea ang pasyente para mas magpa-flushing pa ng toxins ang katawan, kabuoang katawan, no? Damay na ang baga, ang atay, no? Papawisan, magwiwiwi, magpupupo, magyuyutot-yutot, or magdidighay-dighay ang pasyente pagkatapos uminom ng ating ano, herbal cleansing tea. Ngayon, dahil namamaga, no, Gemma and Rebecca, itong mga bukol na to, at para maiwasan ang further infection, ang aking reseta on air ay ang pagpapainom ng herbal serpentine na tablet natin, tigsa 10 tabletas after meals 3 times a day para hindi naaabot sa cancer condition at matatanggal lahat ng mga bakterya at mga kung ano pang lasong doon sa intestine, no, na nagko-cause ng lalong paglaki at pagdagdag ng mga bukol-bukol, no? Ang pag-inom ng herbal serpentine tablet, 10-10, no, after meals 3 times a day. Pero lalo na kung walang budget, no? Yung pong dahon ng serpentina, kung may tanim kayo, pwede 'yun. Ang katumbas po ng 2 tabletas ng serpentina na pinapainom natin sa pasyente, pag dahon ang pag-uusapan ay 5 malalaking dahon. So pagka, naku, ang dami nga lang pag minultiply mo ang 10 tabletas ng serpentina na pinapainom ko, no? Pero napakalaking bagay po yun. Napakabilis magtanggal ng mga mikrobyo kahit nga po sa may sintomas ng COVID ngayon. Serpentina pa rin po ang pinupuntahan nila sa ating mga outlets, no? Kahit mapait, tinitiis kasi nagbibigay naman ng tamis sa kalusugan kahit mapait sa bibig ang ating serpentina. Okay? So Gemma and Rebecca, maraming salamat sa inyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. At maaring dagdagan pa ng ating mga naturopathic practitioners na magbibigay sa inyo ng free consultations kasabay ng pag-purchase ng hiling-galing products, yung aking mga itinuro. Kasi pag nakita ang pasyente na maputla, ayan, tinuturuan natin ang pagkain ng iron-rich food at isinasabay natin ang healing food tablets natin, no? Yung green tablet na may tatak na HG para original, at mag-ingat po sa mga pekeng galing at mga cheating oil, no? Dahil nandyan po at lumalaganap na naman sila. Gusto ko nga pong isegue itong ating mga paalala, no? Dahil may mga fake accounts na naman po, mga fake healing galing, no? Eto po, pag nakita nyo po ito, dako po, ibig sabihin ay dinadaya po kayo. Hindi po sa healing galing itong account na to, no? Na may naloko na 4,055 people. Ang nakalagay ay healing galing products, health, beauty. Ito po yung napakamahal na mga tinitindang healing galing products. Eh, mag-ingat po kayo, hindi po sa amin yan, no? At baka peke pa nga po ang ating mga, may picture siya na kala mo original na healing galing products, pero baka po ang nandyan na sa inyo ay iba pala, no? At ito pang isang site na ito, naku, meron pa siyang paraffle. Oh, ito po, ha, ingat po kayo. Dito sa site na ito, fake po ito. At ang nakalagay niya ay Healing Galing Original Products, Product and Service. Naku, siya pa yung original. Sino pa po ba ang magiging mas original sa amin? Eh, sa amin ang galing ang Healing Galing Products. Eh, may naloko na po ito na 1,086. Tapos meron pa siyang paid, ano, meron pa lang ganun,
paid raffle. O ayan, meron siyang papremyo. Naku, lolokohin lang po kayo nito. 250 pesos para makasali ka sa raffle. Tapos, Hilinggaling Products daw ang kanyang premyo. No? Mag-ingat po sa mga peking galing na ito at mga cheating oil. Alright. Balikan natin ang ilang pang mga hiling katanungan. Sabi ni Nancy, good day, M. You tote at dighay po ako palagi. Anong herbal po pwede? Naku, ipacheck mo muna kung konfirmado na yan ay gallbladder stone. Pwede kasing pagsabay ang madalas na pag-utote at madalas na pagdighay, o di kaya hindi makayutote at hirap dumighay. Ayan, maaaring sintomas ng gallbladder stones, no? Kaya i-check nyo rin. Yung iba pang sintomas niyan, minsan hindi ka pa natatagalan sa pagkain, kani-kanina lang, mamaya gutom ka na naman, pwedeng maranasan yon gallbladder stone ngayon. O yung iba naman po, yung opposite na sintomas, yung kahit nagugutom na, nung panahon na kumain, mga 2-3 subo lang, busog na kaagad. O, i-check mo, Nancy, kung may mga ganun kang mga sintomas. Ang ating ipinapayo dyan ay ang pag-inom ng herbal calcutab. So, kanina sa Bukol, calcutab din po, no? Ito po ang nakakatuwang herbal supplement ng Hilinggaling. Ang herbal calcutab po kasi ay para sa lahat ng Bukol, para sa lahat ng mga bato-bato, bato sa bato, bato sa abdo, bato sa atay, bato sa lapay, no? Pati bulate, natanggal, nakakatuwa po siya. Kaya isa lang, sabi nga, napakaraming naitutulong. Kahit hindi mo minsan alam ang karamdaman mo, uminom ka ng herbal calcutab, kasabay halimbawa ng gallbladder stone, no? Katulad ng kinukonsulta ni Nancy, pag pupo, lalabas yung mga gallbladder stones, nagmamanifest po yun sa mga berde-berde, parang nakasama doon sa dumi, no? At the same time, kung meron po kayong fatty liver at hindi nyo alam, mapapansin nyo na lang pag pupo nyo mamantika o pag wiwi nyo mamantika. Ganun po kadami ang natutulungan ng ating herbal calcutab. So, i-check mo munang mabuti. Confirm mo, Nancy, at bago ka gumamit ng herbal calcutab, kung yun nga ang condition mo, ha? Maraming salamat sa iyong katanungan. Magpapatuloy po ako sa pagsagot sa ilang pang mga hiling katanungan at mga greetings para sa mga tatay. Makalipas po muli ang ating mga paalala. Mag-alala, mga kapatid, kami narito na. Hatid na may kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makapuluhan. Ang oras, 11:30. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay isang pharmacist. Akong amay, usak ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19, reminders from DOH. Pagtama ang hiling, tama ang galing. Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Ay, patuloy po tayo mga kapatid at may mga ano dito. Ah, may pahabol pa sa greeting sa akin. Nitong Friday pa po ang birthday ko June 19, pero maraming salamat kay Eva Morgado. Natuwa naman ako sa tanong niya. Nagtanong po ako, Miss Eva, sabi mo kasi, Happy birthday, Doc E. Calvario. God bless po and
MBTC. Sabi ko, ano yung MBTC? Yung pala, more blessings to come. Naku, ang mga thunders sa katulad ko, medyo confused sa ganyang mga lingwahe. No? Oh, thank you din kay Marina Quilapio Ramos. At ayan, si James Lux. Thank you very much sa mga greetings ninyo, ha? Alright. At sabi ni Marcia, ano to? Tingot. Happy birthday po, Doc E. Magka-birthday pala tayo. Okay, parehong maganda tayo. Sige. Thank you very much. At dito po, sa isa pang ano, sa isa pang page. Ah, ayan na. Nag-contribute si mabait na tao. Mabait talaga siya. Sabi niya, maayong adlaw sa tanang mga amahan sa Cebuano. Ayun, putol. Meron kang isa pang gustong sabihin, no? So, binabati ang mga tatay na Cebuano. Si Rosary Salazar, si please greet my loving husband, Rodel C. and my son-in-law, Franklin Zapata. Happy Father's Day. Thank you po. Happy Father's Day kay Papa Tino Evangelista, sabi ni Jem Reyes. O Jemmy Reyes. Si Henelito Sabanal, Happy Father's Day to me. Sabi niya, I'm watching here in Cagayan de Oro City. Okay, Henelito, Happy Father's Day. Si Vilma Celo Arvillo, Hiling Galing, good morning. Binabati ko si Christopher Guangco, Happy Father's Day. Ayan, Christopher. Thank you sa pagtayo bilang ama ng aking anak. Ayan, sabi ni Vilma. Okay. Si Carolina Amador, good morning, Doctora E. Calvario. Happy Father's Day to Joseph A. Coelho. Oh, yan. Happy Father's Day, ha? Pero may mga nagsiselebrate din po ng birthday today, no? At ang aking pong mga babatiin ay dalawa. Ayan, ang nagsiselebrate ng kanilang birthdays today. Unahin natin ang mas matanda. Binabati natin si Kuya Noel Ursulino ng Pasig, ang kapitan ng Pasig na nagbe-birthday na naman ngayon. Siyempre, binabati ka ng papa at mama mo at pwede na rin ang pagbati ni Arwin kung may regalo siya sa'yo, di ba? At ang iyong buong Hiling Galing family. Happy birthday, Kuya Noel Ursulino. Dapat matanda na eh, mas marami nang i-improve, no? Sa character at sa lalo na sa mga activities. Alright. At ang isa pa, eh, improve naman talaga itong baby namin na si Ate Wawa. Happy birthday. Si Miss Julia, no? Na valedictorian at hinakot lahat ang kanyang mga awards sa school. Anak, ang payo ko sa'yo, sa susunod, magtira ka ng award sa mga classmates mo. Huwag mo kukunin lahat. Okay. Happy birthday, Julia. May you have many more to come. And syempre, naghihintay ng regalo sa Lolo Nestor at sa Tita Edinel. O, ikaw lolo, ako tita lang, ha? Alright, tuloy po natin ang pagsagot sa ating mga tinatanggap na mga hiling katanungan, no? Okay, yung sa Olongga po, yung nagtatanong sa ating Hiling Galing Olongga po outlet, bakit daw Monday till Friday lang? Eto na po, answered prayer na kayo. Hanggang Sabado na po ang free consultations natin sa Hiling Galing Olongga po outlet. Monday till Saturday na po, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, no? Diyan po sa ground floor ng Conti J Building sa Rizal Avenue, East Bahak-Bahak, Olongga po City. Diyan lang sa Bajak-Bajak, no? Ang hotline po diyan sa Hiling Galing Olongga po outlet na hanggang Sabado na ang free consultations ay 0928-588-2701. Again, 0928-588-2701. At yung ating bagong outlet na binuksan, no, dyan po sa Santa Maria Tungkong Manga Road sa San Jose del Monte, Bulacan, ay dyan po ang free consultation sa Grotto Shop and Ride Pascual Compound. No? Tapat lamang po ng Grotto ng Our Lady of Lourdes Church. At ang hotline po for free consultations sa ating outlet na yan ay 0928-357-2400.
0928-357-2456. Again, 0928-357-2456. And isusunod na po, this coming June 28, ay bubuksan na po ang ating Healing Galing Outlet sa Kalibo, Aklan, para sa mga kapatid natin dyan na matagal na nagre-request na magkaroon tayo ng free consultations. Ano po? Okay, magtungo lamang po, starting June 28, pero ngayon pa lang marami nang nagpo-purchase ng Healing Galing products eh, no, diyan sa Kalibo Aklan outlet natin na matatagpuan sa Amalia Batch Apartment, door number 2, United Veterans Avenue, Bliss Site, Kalibo Aklan. Malapit lang po sa DENR, no? At ang hotline po diyan ay 0919-001-8893. Again, 0919-001-8893. Okay, marami pa rin ang mga pagbati na pumapasok. Thank you sa pagbati ni Kuya Maki Puhawan. Ayan, nakalimutan ni Papa Joe Puhawan akong batiin eh. Si Kuya Maki na lang, forgivable, old na ang lolo. And naku, thank you kay Ate Cynthia Cortez at nag-ampon ng lima, no, ang inampon ni practitioner, naturopathic practitioner Cynthia Cortez na mga recipients ng Healing Galing Pantawid Kalusugan Assistance. Thank you, Cynthia. Eh, isa nga lang, okay na eh. Nilima mo pa, di ba? Thank you, Cynthia. Now, yung ilan pang mga healing katanungan po, ito. Tumuhan natin ang tinatanong ni April. Sabi ni April, good morning po, Dr. E. May problema po ako. 5 buwan na po akong dinireregla. Ano pong dapat kong gawin? Parang may nabasa rin ako na isang tanong dito kanina. Anyway, 14 years old po ako. Thank you at pakigreet po. Okay, pakigreet po si Papa Ding. Binabati ni April Bakakay, o Bakaykay, no? April Bakaykay, si Papa Ding, Happy Father's Day daw sa'yo, Papa Ding. Okay, ngayon yung tinatanong ni April, pacheck mo anak ha, kung bakit 5 buwan ka nang hindi nireregla. Usually, pag bagong-bago, yan, yung mga dalaginding, mga 11 years old, 10 years old, naglalayag pa, hindi nagiging regular. Pero siguro kung years ka na, April, no, na nakakaranas ng buwan ng dalaw, tapos biglang ngayon, 5 buwan ka na hindi nireregla, huwag matatakot, pero baka may tumutubong bukol eh. No? So ipa-check mo muna. Pag na-confirm, may gamot naman tayo dyan dito sa Healing Galing ha. Asikasuhin, kasi lalaki ng lalaki yung chat, kasi yung naiipon yung dapat na inilalabas natin sa buwan ng dalaw. At kung mahilig ka sa maaasi, mga iced beverages, April, no, baka yun ang sakit, no? So, ayusin muna yan. Pero subukan mo kaya magkaplus muna ng Healing Galing Oil. Mula sa puson, papuntang puso, pataas, no? Apply mo muna ng warm compress. Everyday yun, kahit na hindi pa sumusumpong ang, o hindi pa due date ng iyong buwan ng dalaw, gawin mo na. Baka sakali, no? Na ano, na maayos na. Kung hindi pa naman masyadong malubha ang kondisyon, kasi 14 years old ka lang naman. After mo ng at least 20 minutes na gentle massage ng Healing Galing Oil sa puson, pataas, papuntang puso, sundan mo palagi anak ha, ng pag-inom ng herbal cleansing tea, April. Tapos wala na nung mga ice beverages, saka maaasim, avoid muna, baka makalusot tayo dyan ha. Okay, maraming salamat sa iyong katanungan, sana'y makatulong ang aking payo. At i-segue natin sa tanong ni Ruby, no? O makinig ka rin, April, dito sa tanong ni Ruby. Sabi niya, good morning po. May cervical cancer stage 2 po ako. 13 times na po akong nag-radiation at isang chemotherapy, ganun ba yun? Huminto po ako kasi di kaya ng katawan ko. Sana po matulungan niyo ako. Hinihintay ko po ang tugon niyo. Sandali, April, baka matakot ka. Nakakatakot pala itong condition ni Ruby, malubha. Gusto ko lang bigyan ka ng ehemplo, anak, si April Bakaykay, no? Na sa ganitong condition, ito'y bukol din, di ba? Pero ba JJ steaming procedure naman? Kanina rectal steaming procedure yung diniscuss natin. Dito naman pagka mga problema ng cervix, ng uterus, no, ng ovaries, ito yung mga
reproductive organs ng kababaihan, ba JJ steaming procedure ang ginagawa natin, pero iba ang proseso. Tapos yung napakaraming bawal natin, Ruby, pag kinonsultahan ka ng ating naturopathic practitioner na malapit sa inyong lugar, no, ay i-discuss sa'yo isa-isa ano yung mataas sa acidity at sa uric acid na pagkain na dapat mong iwasan, including bubbly drinks, ice beverages at marami pang iba, no? At tuturuan ka ng alkaline hydrating diet or pwedeng pasubukan sa iyo ang ano, ang cleansing diet natin, no? Tapos dahil stage 2 cancer 'yan, talagang kailangan mo ng herbal serpentina tablet o yung kaparehong dosage nito sa ano, sa dahon, no? Pero pag cancer stage na po, 10 tabletas talaga ng herbal serpentina tablets na pinapainom natin sa ating mga pasyente 3 times a day after meals or hanggang 4 times a day para mag-cool down yung bukol. Pag mainit, nandun po yung pag-set-in ng cancer condition. Pag lumalamig po, nagiging benign condition na po ang mga bukol-bukol. Kaya tinuturuan natin ang pasyente ng hydrating alkaline diet. Okay, so ngayon, parang mahina na rin ang system mo. Sabi mo, di kinaya ng katawan mo, Ruby, no? At sa mga katulad ni Ruby na nakakaranas po ng ganitong kondisyon, more on iron-rich food na po ang kainin. Idagdag mo pa, Ruby, yung ating healing food tablets, yung Berdin tabletas na may tatak na HG para punong-puno ng sustansya, vitamins and minerals ang iyong katawan. Mahirap kasing gumaling pag sobrang mababa ang immune system. So, itong healing food tablets na ito, ang pang-boost ng immune system na binibigay natin, isasabay mo lang sa pagkain mo. Kumain ka ng breakfast, take 10 tablets of healing food tablets. Alam niyo po, ang mga herbal ay ano, mahina po yan, kaya yung tamang dosage ang binibigay ko. So, pag nagmerienda ka, pwede ka rin uminom ng healing food tablets. Pag nag-lunch, pag nag-dinner, no? Isasabay mo lang sa pagkain mo at dagdagan mo ng iron-rich food, ang alkaline hydrating diet mo. At may ituturo pa sa'yo ang ating naturopathic practitioner na magbibigay ng free consultation sa'yo, I'm sure, no? At babalikan ko po ang ilang pang mga healing katanungan makalipas muli ang ating mga paalala. Mag-aalala mga kapatid, kami narito na. COVID-19 reminders from DOH. Tamang paggamit ng mask. Makakatulong ang pagsuot ng surgical mask para maiwasan ang pagkalat ng mga viruses na nagdudulot ng nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. At para ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin na tatakpan nito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imolde ang nose piece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa paghubad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itapon sa tamang basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin 'to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Pag tama ang healing, tama ang galing. Healing galing! Healing galing! Healing galing! Healing galing! Ayan, ako may mga pahabol pagbati pa dito. Happy healing morning kay Alex Fuentes. I understand, palagi ka palang nagme-message sa akin. Bihira akong mabasa, no? Alex, pasensya ka na. I hope naintindihan mo na, napakarami kong binabasa. Pero sabi ni Alex Fuentes, good morning po sa Healing Galing. At kay Dr. E, happy weekend po sa inyo. Keep safe watching here in Bacolod City. And happy birthday, sabi ni Alex. Kayo din, ingat dyan, Alex, ha? Lahat ng mga nasa Bacolod City na laging sumusubaybay sa Healing Galing. Maraming po salamat sa inyong tiwala. And ayan, meron pa palang ano, si... Bricks Bustos, kanina pa po nakatutok, sabi ni Bricks. Thank you, Bricks. No, blessed Sunday, sabi niya.
at Happy Father's Day po sa father ninyo. Unang sa heaven na ang papa ko eh. Thank you, Briggs ha. Si mabait na tao, Happy Father's Day to all father o sa lahat ng haligi ng tahanan. Si Ati Monan Quezon Nympha Hilario, Happy Father's Day po sa lahat ng tatay, sabi niya. Si Ninita Amante, Happy Father's Day sa lahat ng papa, tatay at sa lahat ng naging ama. Si Renido Aldea, Happy Father's Day from Nido San Hinubaan, Negros Occidental. Ayun, okay. Now, dito sa katanungan, pagsabayin ko po, ihabol natin ang mga tanong na ito. Sabi ni Dina, Aslan po, anong ginagamot ng Healing Galing Eye Drop? E di para sa mata po yan, no? Teka, idagdag natin tong si Shirley Pai. Good day, M. Dr. E. Ask ko lang po ano dapat kong gawin. Na-expose po ako sa UV light. Kinagabihan po na-irritate ang mata ko, namula ng husto, parang may buhangin sa loob at nagluha na parang umiiyak. Nagpatakpo ako ng Healing Eye Drops at massage ng oil. Ayun na, nag-subside naman po. Akala ko nagkukonsulta pa siya. O Dina, pakinggan mo ang sagot ni ang sinasabi ni Shirley Pye. Nagpatakpo ako ng Healing Galing Eye Drops at nag-massage ng Healing Galing Oil. Nag-subside naman po. Pero worried po ako sa effect sa mata ko. Please advise. Ayan, happy birthday po and God bless. Shirley Pye, tama yung ginawa mo. Oras-oras ipatak mo ang Healing Galing Eye Drops. Pwede yan every hour, no? Na ipatak hanggang sa guminhawa ang pakiramdam. Tapos, ayan, after several minutes, pwede mong isunod nga yung paghahaplos gently ng Healing Galing Oil mula sa mata papuntang sintido. Yan, ganyan, no? Very light lang. Tapos, ang idadagdag mo ay herbal vitamins B1, B6, B12 para ma-strengthen ang mga ugat ng mata at lagi kang masuportahan sa magandang eyesight. Tapos, kumain ka ng maraming food for the eyes, Shirley Pye. No? Lahat ng madidilaw o parang orange. O, yung oranges, pwede. Hinug na mangga, pwede. Saging, pwede. Chesa, papaya. Yung mga carrots, no? Yung mga ganyang kulay, food for the eyes para lalong ma-strengthen ang mata. Ha? Okay. At sa susunod, iwas-iwas na sa mga nakaka-irritate sa mata. Shirley Pye, maraming salamat sa iyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. O, ayan. Dina Gotico, no? Lahat ng problema sa mata, nagluluha, nagmumuta, may sore eyes, lumalabong mata, humihina ang kita, kailangan ng Healing Galing Eye Drops. Napuwing o nagluluha, parang mahapdi, yung mga ganun, doon ginagamit ang Healing Galing Eye Drops. At maraming karanasan na naibigay sa atin ang mga gumagamit, no, ng Healing Galing Eye Drops na yung iba palit ng salamin, pero sayang ang pera po ninyo, no? Katulad yung isa nating nagpatutuo na tuntua siya, 4 beses siyang nagpalit ng salamin habang gumagamit ng Healing Galing Eye Drops kasi bumababa ng gumababa yung grado. Eh kung papunta rin lang sa pagbaba ang grado ng mata, edi wag na tayo muna magsalamin. Eh lang titigan nyo lang kung mabuti ang binabasa nyo. Yan. Tapos i-relax nyo yung mata nyo. Tapos makikita po ninyo parang lumilinaw na yung mga letra na dating ginagamitan nyo pa ng salamin. Ganun po ang trick dyan eh. Tapos yung mga pressure points ng ating mata, di ba, dito sa pagitan ng daliri na yan. Oh, massage nyo ng Healing Galing Oil. Pag masakit, may problema ang mata, di ba? Okay. At si Mirna Palacios, maraming salamat. May happy birthday greeting siya. Pahabol. Thank you very much po, no? At dito po sa ilan pang mga healing katanungan, ayan, ang sinasabi po ng ating kapatid na si Zenaida, Dr. E, Happy Father's Day po. Ako pa binabati mo Happy Father's Day. Okay. Ano ang gamot? Lagi po nga lay yung binti ko. Okay. Pag hindi masyadong nagagamit ang legs, dahil syempre, nagdi-develop ng poor circulation kung sedentary ang iyong lifestyle, no? Kailangan ilalakad mo 'yan, i-exercise mo 'yan para nang sa gayon ay hindi nakakaranas ng pangangalay. Tapos, i-massage mo, mag-soaking ka na kaya, napaka-effective ng ating herbal soaking powder. Ang mura-mura lang po noon, no? Sa malinis na balde, ilagay mo yung herbal soaking powder, buhusan mo ng mainit na tubig,
Tapos kukulay na siya, madidissolve yung ibang herbs, no? Tapos talagang normal na hindi lahat madidissolve. Tapos dagdagan mo ng tap water. Sa tamang init, ay pwede mo nang ilubog ang mga paa. Basta at least ay na-cover ang paa, no? Tapos may katabi ka dapat mainit na tubig, Zenaida, na pang dagdag, pag lumalamig after several minutes, lalamig na, no? Dagdag ka ng dagdag na mainit na tubig. Tapos, parang pinagkukuskus mo yung magkabilang paa, pati yung binti mo habang tumataas ang tumataas yung tubig, no? Yung laging mainit, yung pinakamainit na kaya mo, yan, para mag-induce na circulation. After ng 20 minutes at least, but you can do this longer, kahit isang oras. Karanasan ko kasi yan, pagka napapagod ang aking legs, nanonood ng TV, no? Tapos nakasoak ang paa ko, before I know it, isang oras na pala ako nakasoak, ang sarap-sarap ng pakiramdam. Tapos hilot ng healing galing oil mula sa patong mo lang sa table ang paa mo, Zenaida, ang legs mo kung walang maghihilot sa'yo katulad ng ginagawa ko. Mula sa may paa, pababa sa binte, pataas actually, pataas. Tapos papunta sa hita, pag ganun ang haplos ko, gently ng healing galing oil. Tapos sinusundan ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Tapos exercise, gamitin ang mga legs. Tapos potassium rich food idagdag mo, no, para maganda ang muscles ng binte. Tapos yung herbal vitamins B1, B6, B12 kailangan para sa mga ugat ng legs, no, para hindi nakakaramdam ng pangangalay. Okay, maraming salamat Zenaida sa iyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. Humahabol ang pagbati ng Happy Father's Day para sa lahat. Ayan, binabati po kayo ni Felicidad Porrencia. Ayan, okay. Si Imelda Celiar, sabi niya, Doc, high blood po ako. Ano pwede ko inumin? Tubig, number one, ha? Imelda, inom ng maraming tubig. Okay, tapos yung mga magbibigay ng high blood ay maaalat. So, alisin mo na ang pagkain ng mga maaalat. Check mo kung sino ang cook sa bahay. Dapat tama lang na may lasa ang ating pagkain. Asin na lang. Pag dinagdagan mo pa ng patis, toyo, tapos mahilig ka pa sa bagoong o mga champoy, nakakadagdag sa kondisyon ng high blood. Di ba? Magtitiken ang dugo, mahihirapan ang sirkulasyon. Ang ating maintenance na maganda dyan ay ang ating omega-3. No? Depende sa severity ng condition. Yung matataba, mataas ang cholesterol, sa simula nagsa-start with 3 intakes. No? Isang soft gel ng ating omega-3 iniinom sa umaga, tanghali at sa hapon. No? Kahit hindi ka pa kumain, pwede yon. Pero yung hindi naman masyado malubha, pwedeng twice a day. Yung iba nga, pwedeng once a day lang. Depende sa severity ng condition. At pinakamahalagang pag-inom ng omega-3 ay before going to bed para hindi ka sumpungin ng high blood habang natutulog ka. Diba? At the same time, ang ating omega-3, hindi lang siya blood thinner, kaya maganda sa mga high blood patient. Siya ay vitamin din for the brain, para ang memory ay mas maayos, no? Vitamin for the spinal column, ayan. Vitamin for the heart, vitamin for the skin, vitamin for the eyes. Napakaraming natutulungan ng ating omega-3, no? Okay, yan. Ngayon, naku, ubos na naman ang ating oras. Si Delia, Dok, ano pong gamot sa bukol sa breast? Kahapon lang, tinalakay kong mabuti yan. Sabi niya, 3 times na po akong nagpa-opera, bumabalik-balik. Hindi naman po cancerous, nananatiling benign, pero hindi ka nakakasiguro, di ba? Pakibalikan mo nga sa ano, sa Facebook at sa website ng 1PH, yung programa natin kahapon, Delia, o kaya panoorin mo ang mga past episodes ng Healing Galing sa YouTube, no? Kung saan marami tayong mga napagaling ng mga breast cancer condition. Okay? Pasensya ka na, naabutan ka ng ano, pagkaubos ng ating oras. So dumako na tayo sa ating healing thought for the week. Nakapagpapalinaw ng isipan, nakapagpapagaang ng damdamin. Healing thought. Po sa ating healing thought, mga kapatid, let us always meet each other with a smile. For a smile is the beginning of love.
Lagi nating salubungin ang bawat isa na may ngiti dahil ang ngiti ang simula ng pag-ibig. Ang ngiti sa tuwi na ay naghahatid ng magandang saloobin kasama na ang pagmamahal. Kapag ikaw kapatid ay nakangiti, nangangahulugan na ang iyong ngiti ay naaayon sa iyong nararamdaman at ito ay sa dahilang positibo ang gusto mong ipahatid sa iba. Good vibes, wika nga. Maganda ngang ipakita ang pagmamahal na lumalabas na nakapalibot sa iyo, kaya ka nga ngumingiti, no? Napupuno ng pagmamahal ang paligid. At ang munting ngiti ay maaaring maging daan para sa masaya at makabuluhang pangyayari sa ating buhay. Okay, yan po ang ating healing thought for the week. Naglalayong gabayan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Until next week, and mga kapatid, ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi na nagpapaalala, kapatid, may hatid na kalusugan, ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Day po sa ating lahat, and Happy Father's Day ulit sa lahat ng haligi ng tahanan. I know that love and its place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay isang pharmacist. Akong amay, usa ka nurse.